Labas tayo, guys. So, ayan, medyo marami naliligo ngayon. So, ayan yung tindahan natin. Konti lang yung ano natin, oh, bilata. Kasi alam natin na hindi ganun kabenta dito kasi wala tayong mga kapitbahay. So, yan. So, again, kumusta, guys? Kumusta na mong panan? So, kumusta ang shout-out po sa mga night shift na mga tindahan na walang tulog tuwing gabi. So, ano tayo dyan? Appear tayo dyan sa mga nagtitinda ng gabi. So, yan mga kasari, ang pag-uusapan natin ngayon is yung advantage at disadvantage sa pagtitinda ng tuwing gabi or night shift na pagtitinda sa tindahan. So, eto naman, based lang naman sa aking mga na-observe. So, nakadepende po. Pwede nyo siyang i-add-on kayo or pwede kayong mag-comment kung meron kayong i-additional na mga experience ninyo sa pagtitinda ng 24 hours or 24/7 na pagbubukas ng inyong tindahan. So, unahin natin yung advantage. So, ano ba yung mga advantages ng pagtitinda tuwing gabi? So, yung mga night shift na tindahan, shout out po sa inyong lahat. So, happy selling po sa atin. So, ngayon mga kasari, ang una is, ang nakauna sa aking listahan is, ano? Saglit lang, may nang so, ayan guys, ipagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan kanina sa mga advantage and disadvantage sa pagbubukas ng tindahan ng 24/7. So, sa mga nagbabalak ng mga magbubukas ng nagbe-24 oras sa pagbubukas ng tindahan, so kung meron kayong matutunan dito, mas maigi, subukan nyo din sa mga, yung mga hindi nagbubukas ng madaling, nagbubukas ng gabi. Mostly kasi ang ano nila is closing hours nila sa kanilang tindahan is mga 10. So, maganda pa din yung mga madaling araw. Ang dami pa din bumibili. So, try nyo din. So, una natin is yung advantage ha. Yung mga advantage ha. So, kung nanonood kayo mga kasari, kung may natutunan kayo dito, paki-subscribe na din nyo po sa aking channel, Chika Mom Vlogs. And then, paki- hit na din ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. So, una is, wala kang kakompetensya. So, kung nasa downtown ka mga kasari, most of the time, konti lang yung mga kakompetensya mo kasi meron convenience store, meron 7-Eleven, so nag-24/7 yan sila. So, pero kung meron naman sila sa malapit lang sa kanilang bahay, bakit pa sila pupunta doon sa 7-Eleven or sa convenience store kung meron namang bukas na tindahan na malapit sa kanila. So, i-try nyo. So, ayan, konti lang yung kakompetensya. So, tulad ko dito mga kasari, dito sa swimming pool, yung ate ko sa loob is nagsasara siya mga 10. Minsan naman 5 p.m. So, kaya wala akong kakompetensya except sa nanay ko. Minsan naman, yung nanay ko is natutulog na, maagang natutulog, kaya ako lang yung nagtitinda kapag gabi, yung madaling araw. So, yan ang atsa sa mga advantage sa pagbubukas ng 24 hours or let's say night shift. Second is, hindi mainit. So, kapag ikaw naman tendera, so,
mas maganda talaga yung nagbabantala. So, init ba naman ang panahon, mas maganda talaga gabi. So, tulad ko na buntis, so, advantage sa akin na magbukas ng gabi kasi hindi siya mainit. Kasi pag umaga talaga dito, mga kasari, sobrang init. So, yung ano na, tirik na tirik yung araw sa harap ng aming tindahan. Kaya, hindi ako nagbubukas talaga ng umaga. So, mostly mga 8 a.m. yan. Isasara na yan. Kasi yung sikat ng araw na sa harap talaga at madaling mapanis yung paninda natin kapag nasisikatan agad ng araw. Next is, isa sa mga advantage ko sa pagbubukas ng aking tindahan ng gabi is peaceful. Ang dami kong magawa, mga kasari, kasi peaceful yung pagtitinda ko kasi ako lang. Yung mga bata, yung mga anak ko, tulog na. So, kami na lang minsan ni partner. So, minsan nakapag-usap pa kami ni partner kapag wala pang bumibili. At minsan, kami na yung nagtitinda, kami na sabay na. So, parang bonding na din yung ano namin sa pagtitinda dito sa tindahan. Next is, last is, syempre, kapag madaling araw ng mga kasari, iba ang presyohan natin. Kaya malaki yung kitaan sa pagbibenta o pagtitinda ng gabi. So, yan, take note mga kasari, ah. Malaki ang kita. So, kasi nag-a-additional talaga ako mga kasari. Lalo na kapag madaling araw na. So, minsan naman, kapag local lang yung mga naliligo, hindi naman ako nagtataas ng ganun ka taas. Pero pag ano talaga mga kasari, yung mga dayo talaga, minsan, nag-i-increase talaga ako ng 5 peso to 10 pesos. Okay guys, continue natin ang ating pinag-uusapan na advantage at disadvantage sa pagtitinda ng sa pagbubukas ng tindahan ng 24/7. So, yung mga disadvantage ko naman mga kasari is wala talagang tulog sa gabi kasi nga nag 24/7 ka. Kailangan naman matutulog ka tapos may bibili, 'di ba? So, sayang. So, ayan ang ano ko na lang is ginagawa ko is nagbabalot ako ng mga marshmallow or yung nagagawa ako ng ice water para hindi ka makatulog or nakikinig ako ng sounds. Yan ang ginagawa ko kapag ayan, kapag gabi. So, yan lang. Disadvantage talaga kasi nga hindi ka nakakatulog. Second is, nakakaantok lalo na kapag hindi na busy. So, ang bibili kasi, di ba, red, kunyari, bibili ng red horse or alak. So, matagal-tagal pa yan bago maugos, bago magbili ulit. So, kaya yan, minsan, pag may mga time na iilan lang yung guest, ayan, inaabutin ka talaga ng antok. And then, third is, yan, isa sa mga talagang disadvantage, mga kasari, kapag yung mga customer mo is lasing na. So, nakaka-bad trip na minsan. So, ayan, yung patience talaga napaka-importante sa tindera kay para hindi ka maawayan ng customer. Oh, gay ko be. Hindi ka magkaroon na or hindi ka magkaroon ng kaaway, excuse me. So, yan lang naman na nakikita ko ng mga disadvantage. Minsan din, mga kasari, lalo na kapag inaantok ka, minsan nagkakamali ka talaga sa pag change ng sukli ng mga customer. So, dapat talaga is dilat na dilat yung mata mo or minum ka na lang ng kape or try mo yung sarili mo na hindi ka antukin kapag nagbabantay ka ng tindahan kasi wow. Minsan dyan talaga nagkakamali yung tindera. So, yan lang muna mga kasari. Yan ang nakikita ko na disadvantage sa pagtitinda ko ng madaling araw. So, nasa sa inyo na po mga kasari kung meron pa kayong nakita ang mga disadvantage, lalo na sa mga kapwa ko tindera na nagtitinda ng 24/7. So, paki-comment na lang po kung ano pa yung mga disadvantage na observe ninyo sa pagtitinda nyo sa inyong tindahan. At mga advantage. So, yan lang muna mga kasari. And thank you so much for watching. Please, don't forget to subscribe my YouTube channel, Chika Mam Vlogs. And
click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. So, magandang hapon po and ayan, magandang gabi na pala. So, nasa 5, I think 5, quarter to 6 na mga kasari. So, thank you so much for watching. Bye-bye!